Sa mahigit na isang taon pa lamang na aking panunungkulan, totoong malayo na po ang ating narating. Sa kabila ng mga bagay na yan, putik at paninira pa rin ang ipinato sa akin ng ating pinalitan, na tila parang siya na lamang ang malinis at magaling. Hindi ko po ugali ang manira ng kapwa para lamang itaas ang aking sarili, subalit hayaan po ninyo na sagutin ko ang mga paniningil lang nila sa ating bayan. Sinasabi po niya na mula nung ako ay pumalit sa kanya, maraming beses na raw po akong pabalik-balik sa Macau para magkasino. Kaya sinagot ko po sila, ilalabas ko po ang aking passport at kapag may tatak na pumunta nga ako sa Macau, kahit isang beses lamang, ay hindi na po ako muling tatakbo. Tinawag pa niya po akong korakot tulad ng kanyang sinasabi sa lahat ng kanyang nakakalaban sa politika. Kahit wala man lamang nabatayan o kasong nakasamba man lamang na may kinalaman sa paglustay sa kabanang bayan. Siya ay nagmamalinis sa kabila po ng patong-patong na kaso sa ombudsman sa paglabag niya sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama po dyan ang kasong isinampa sa kanya ng mga bangkero sa pagsanghan noong siya ay mayor pa lamang. Nagpatong po siya ng singil sa mga pasahero para sa insurance, subalit ni hindi nila maipaliwanag sa COA hanggang sa kasalukuyan kung saan nila dinala ang pera. Kaya kamakailan lamang naglabas na po ng desisyon ng ombudsman na guilty sila sa salang korupsyon. Sa ngayon, nasa sandigan bayan na po ang kaso at maaari na silang ma-issuehan ng warrant of arrest sa anumang oras. Kasama po sa kanyang mga kaso ang pagbili ng mga overpricing na equipment sa provincial hospitals na maraming hindi napapakinabangan dahil hindi in good condition. Sobrang mahal na, mga sira pa. Kasama po dyan ang binili nilang CT scan na nagkakahalaga ng 78 milyong piso. Presyo na po ng isang building ng hospital. At ang isang malinaw pa, matapos niyang ibaon sa bilyong utang ang probinsya ng Laguna noong bago mag-eleksyon noong 2013, napatunayan ang hukuman hanggang sa Supreme Court na siya ay nag-overspending na isa pa lamang istasyon ng telebisyon ay binayaran niya ng 24,000 piso. Huwag niyang sabihin na kinita niya yon sa kanyang mga pelikula dahil BIR ang makakapagpatunay kung magkano ang kanyang kinita. Matagal po akong nanahimik sa mga bagay na ito at pinili kong mag-focus na lamang sa aking trabaho bilang gobernador. Subalit sobra-sobra na po ang paninirang ginawa sa akin at karapatan niyo po na malaman ang mga bagay na ito at tunay na katotohanan. Sa araw na ito, gusto ko pong pasalamatan ang ating partido na kasama ko sa kabiguan at tagumpay. Ang partidong may paggalang sa kagustuhan ng mga kasapi. Ang partidong may paniniwala. Ang bayan higit sa lahat. Ang partido natin, Partido Nasyonalista. At maraming salamat po kay Congressman Egay San Luis sa kanyang pagsasakripisyo upang maganap ang pagkakaisang ito. Muli, maraming salamat po sa ating partido na binigyang laya po tayo noong nagdesisyon po tayo na pumili ng presidente na ating sasamahan. Isang tao na walang pahit ng katiwalian, isang tao na maraming napatunayan sa kanyang magagandang pamamahala sa lahat ng katungkulan na kanyang hinawakan. Ang taong pinagkatiwalaan ng ating minamahal na Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Pinoy, na magpatuloy ng tuwid na daan. Ang pangbato ng Liberal at Nationalista Party ng Laguna, kasama ng ating mga kalalawigan, President Manuel Mar Araneta Rojas. Hindi tinatanong ang tsaleko, hindi tinatanong ang kulay na dalang, hindi tinatanong ang partido.
ginagawa lamang kung ano ang tama. Maraming salamat, Governor Ramil, sa serbisyong tama na ipinapakita mo sa iyong mga kababayan dito sa Laguna. Bob Ramil, never pa talaga na ang nasyonalista at saka liberal ay tumayo at nagsabi, itong taong ito sa tingin namin ang siyang karapat-dapat na mamuno sa lalawigan ng Laguna. And I think it's minsan lang nangyari po sa kasaysayan ng ating bansa na nagkaisa ang dalawang partido, Partido Liberal, Partido Nasyonalista. Kaya maraming salamat po, maraming salamat. At ako po, si Lauren Hernandez, tinatanggap ko po ang hamon na ipagpatuloy ang mga nasimulan nating serbisyong tama sa gabay ng Panginoon at sa tulong ng mga minamahal kong kalalawigan. Mananatili po tayong gobernador ng lalawigan ng Laguna.